sapagkat ako po ay nakaranas, lalo na sa mga siit din, nung ako po ay bata pa. Mayroong dumating sa aming bayan na isang siit din. At sapagkat yung aking mga parents ay active na Jehovah's Witnesses, kailang pinuntahan yung CFD upang makipag-debate o makipag-dialogue. Binitbit ako ng aking mga parents. Teenager pa ako noon, ako ang tagapagbasa nila ng Bible habang nagipag-argue doon sa CFD. At nagsimula ang discussion ng hapon na tapos alas 12 ng gabi. Sumahabang talakayan. At na-witness ko ang buong pangyayari. And in my own analysis, medyo tagilid ang aking mga parents. So dahil sila po ay aking mga parents, always po ang aking sympathy sa aking parents. At doon po nagtanim ng kaunting hatred sa aking puso. Sinabi ko na darating ang panahon na babalikan ko talaga ang mga ang tao ito. Kaya nung nagkaroon po ako ng access, sapagkat naging part ako ng debating team ng Jehovah's Witnesses, yun po ang makipag-debate in public. So kami po. Kaya nagkaroon ako ng access na mag-aral ng mga dokumento ng simbahan, hindi upang maniwala sa turo ng Katoliko, kundi maghanap ng butas kung paano at atakihin ang simbahan na Katoliko. So meaning, hindi po maganda ang first part ng aking journey sa simbahan na Katoliko. Kaya hindi po ako nagtaka kung bakit ako po ay pinangalanan na Paul, sapagkat ang aking buhay ay may kahawin sa buhay sa tunay na Paul. Sino si Paul? Si Sir Paul. Pero kayong chok? Hiram ako ng chok. Paul. Alam niyo ba ang tunay na pangalan ni Paul? Very good. Talagang katikista kayo. Ang tunay na pangalan ni Paul ay Saul. That is his biological and original name. Ang Paul po ay kanyang apostolic name. Nung naging apostol na siya, napalitan ang kanyang pangalan ng isang litra. Isang litra lang. From Saul to Paul. Ano bang ibig sabihin ng pangalang Saul? The name Saul means the great one. The great one. Bakit? Sapagkat ito po ang pangalan ng unang hari ng Israel. Na kung saan si Saul or si Paul ay one of the citizens sa Israel. Nandun ako sa Israel noong Abril. Dalawang linggo ako doon. So, itong pangalang Saul ay famous sapagkat siya ang first king of Israel. Noong ipinanganak si Saul na naging Paul, ang kanyang mga parents ay pinili na ang batang ito ay ipapangalan sa hari ng Israel. Sapagkat yun naman talaga ang mga parents. Gusto nila na kailang mga anak ay ipapangalan sa mga banto sa mundo. Natandaan nyo, during the time na nagkasabay na sumikat ang mga Michael Jordan, Michael Jackson, kontemporary yun sila. Kung tinanin nyo doon sa munisipyo, napakaraming mga pangalan na Michael. Bakit? Sapagkat gusto ng mga magulang na ipangalan ang kanilang mga anak sa mga sikat. At yun ang nangyari kay Saul. Ipinangalan siya sa sikat na hari ng Israel. At kinatawanan ni Saul ang kanyang pangalan. Kaya naging bantog si Saul, he underwent
from the feet of Gamaliel. He studied under Gamaliel, the famous member of Sanhedrin, the Supreme Court of Jewish Nation. So ating tingnan ang buhay ni Paul, ang kanyang profession ay abogado. At noon pong marami ng mga followers si Jesus, kaniya pong ibig patayin ang lahat ng mga tagasunod ng Panginoon para magkaroon siya ng record doon sa Israel na maging bantog siya. Sapagkat persecuted po ang mga Kristiyanos. Nagsika po ang mga Hudiyo na wakasan ang Kristyanismo. Kaya yun ang naging papel. Kung gampanan ito ni Saul, makignon siya sa Jewish Nation na siya ang dahilan kung bakit nabura sa kasaysayan ang Kristyanismo. Ngunit hindi po nagtagumpay si Saul. On the road to Damascus, he encountered Jesus. A shining light shone upon them, and a loud voice he heard, a loud voice singing in Aramaic tongue, Shaul, Shaul, ma'at radetine. Saul, Saul, why you are persecuting me? Ang nangyari kay Saul, nahulog siya sa kabayo. Nabulag si Saul. At nung nabulag siya, doon siya nakakita sa katotohanan. Palakpakan natin. So kailangan pala tayong mabulag para makita natin ang katotohanan. At nung nabulag si Saul, nakita niya ang tunay na liwanag sa kanyang buhay. Nakapag-decide po siya na maging tagasunod ni Jesus, maging Kristiyanos. Kaya pinalitan niya ang kanyang pangalan into Paul. The name Paul means the little one. Ano yung pangalan na Paul? The little one. The little one. Ano yung soul? The great one. The great one. Contrast, no? Bakit gusto niya na maging the little one? Sapagkat noong na-encuentro niya ang tunay na Saul, the King of Kings, nang liit si Paul. Kaya nakapag-decide siya, from now on, gusto ko maging maliit para ang tunay na Saul, si Jesus, ang hari sa mga hari, ay maging dakila sa aking buhay. Palakpakan natin. So like St. Paul, I was also a destroyer of the Catholic Church then. But now, with the shining light of the grace of God, I became a part of this church I wanted to destroy and serve God in the Catholic Church as a Catholic defender for more than 10 years. Hindi ko po pangarap sa aking buhay na maging isang Katoliko. Dalawa lang po ang aking naging pangarap. Na maging isang magaling na abogado, na maging successful sa pangarap ng aking parents sa aking buhay na maging ministro. Kaya bakit ako po ay dinalan ng Diyos sa simbahan na ito? Nung ako po ay pumunta sa Bohol, sapagkat may invitation, meron pong isang company doon na ako ang ginawang retreat master sa kanilang recollection. Doon ako pinatulog na may-ari sa kanilang bahay. At yung bahay nila, nandun din yung opisina, main office ng kanilang company. Bago umalis yung mga empleyado, mag-rosary muna. Kaya doon ako, nag-rosary kami. Yung leader ng rosary, sinabi niya na ang misteryo na ito ay alay natin sa mga pastors, sa mga ministro, sa mga evangelist,
ng iba't ibang grupo ng paniniwala na sana'y babalik na sila sa simbahan ng Katoliko. Kaya doon ko nalaman na meron palang mga Katoliko na nagdadasal sa conversion ng mga pastors. At doon ko po nalaman kung bakit ako po ay walang planong magkatoliko. Naging Katoliko sapagkat dinilig ng Diyos ang panalangin sa mga Katoliko na nag-rosary sa conversion sa mga pastors. Palakpakan natin. Sapagkat ito naman talaga ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. John 17:21, Father, may they be one. There is only one flock with one shepherd. John 10:16. Kaya pakinggan po ng Diyos ang ating panalangin. Kaya ipart ninyo sa inyong mga prayers ang conversion na marami pa mga pastors na magsiuwian na sa tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. So I would like to share with you sa akin ng sinabi, tatlong rason ng aking conversion. Ang una ay ang tunay na simbahan. Umabot po sa punto ng aking buhay na ako po ay nagtaka na napakaraming mga grupo o pangkati ng paniniwala na nagsilitawan sa ating panahon. At sa aking pahusuri, as of now, there are more than 40,000 man-made cults on the face of the earth. Mahigit na po 40,000 ang mga grupo ng relihiyon sa kasalukuyan. Ngunit ang katotohanan ay ganito, meron lang pong isang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At maliwanag iyon sa banal na kasulatan. Sa Matthew 16:18, Christ said to Peter, "Tu is Petros et superhang Petram. Edificabo ecclesia miam et forti intere non prevalebon adversus iam. That you are Peter, and upon this rock I will build my church." Take note that Christ never said, "I will build my churches." So the true church established by Christ is numerically one. Isa lang ang tunay na simbahan. Sa more than 40,000 man-made cults, isa lang po ang tunay. Kaya natuwa ako nung may in-interview ko gabi na Miss Universe, kami sa tikis, wala yun. Na sinabi lang, ayaw niya na yung may nilipat sa Katoliko. Sapagkat ang gusto ni Jesus na tayo po ay maging bahagi sa kanyang nag-iisang kawan. There is only one flock with one shepherd. At dito gusto ni Jesus yung kanang prayer sa John 17:21, Father, may they be one. Gusto niya na pagkaisahin tayo sa kanyang simbahan na iisa na kanyang itinatag. But as of now, mahigit na 40,000 ang mga grupo ng relihiyon. Isa lang ang tunay na simbahan. Kaya kung dito sa Masbate, mayroong more than 20 churches, isa lang dito ang tunay. Isa lang dito ang tunay. At walang iba ang simbahan na kung saan tayo po ay nabilong. Kaya po ako ay nag-aral ng ecclesiology. What is ecclesiology? It's study about the history of the church. Pinag-aralan ko ang kasaysayan ng simbahan. Kung kailan ito natatag, saan na itatag, at sino ang nagtatag nito. Kung mag-research tayo sa lahat ng mga pangkati ng relihiyon, guided by three main questions,
bilang pagbisyor at paggigs. Kung ang simbahan bang ito ay tatak ng ating Panginoong Jesucristo, ay atin pong madiscover na ang grupong ito ay itinatag lamang ng mga tao. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Kailan ba itinatag Iglesia ni Cristo? Ang sagot noong 1914. Saan itinatag? Sa Punta Santa Ana, Manila, Pilipinas. Sino nagtatag? Ang sagot, si Felix Manalo. Sumasagot natin na ang grupong ito ay itinatag ng isang Pilipino. At kailan? Noong 1914. Ibig sabihin, mas nauna pa ang Ajinomoto Bitsin. Kailan ba naitatag ang Ajinomoto Bitsin? 1909. Ibig sabihin, mas matanda ang Ajinomoto Bitsin sa Iglesia ni Cristo. So hindi po maari na ang iglesyang ito ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Kristo ay nagtatag na ng sariling kanya noong taong 33 Anno Domini. Ito po yung starting Pentecost, ang starting ng simbahan. Kaya kailangan po kayong makatikista ay talagang i-master ninyo ang true church. Ito pinag-usapan natin. Pag meron pong mga ibang relihiyon na pupunta sa inyong bahay, tanongin po ninyo sa tatlong katanungan. Itong grupo ninyo, kailan ito naitatag, saan naitatag, at sino ang nagtatag? Kailangan nasagutin nila para matrace natin kung ang kanilang grupo ay tunay ba na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng protestanting mga grupo maliban sa Orthodox ay nag-start lang noong 16th century. Ano yung century? Hindi century tuna. Century means 100 years. So noong 1600, nag-start po ang Protestantism. Noong 1054, ito po yung The Great Schism. Yung Orthodox, yun po ang ating tinatawag na separated doctrine. Kasama natin sila sa pag-journey ng simbahan. Naghiwalay lang sila noong 1054. Ang isa ay naging Orthodox, Greek Orthodox Church. Ang isa po ay naging Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church headed by Pope and Orthodox Church headed by Patriarch. Pero puro sila Katoliko. Kaya kung pupunta tayo sa huli lang, ang mga religious sites ay mostly pinaghatian ng Orthodox at ng Roman Catholic. Kapatid natin sila. Kapatid na may tigwaan na kaunti. Kaya nga si Cristo ay nag-pray, Father, be the human. Darating ang panahon na uwi po ang Orthodox sa maging isa na lang sila na simbahan. Malapit na ang panahon na iyon. Palakpakan natin. Kaya, kailangan i-master ng mga katekista. Sapagkat, in my 15 years experience sa aking pagkaministro sa Jehovah's Witnesses, meron kaming tinatawag na house-to-house evangelism. At alam niyo ba kung ano ang aking karanasan sa mga Katoliko habang kami ay nag-house-to-house? Sa malayo pa, makita namin na nandoon ang mag-asawang Katoliko. Pero pag kumatok na kami sa pintuan, magtaka kami na iba na ang magbukas ng pintuan. Ang kanyang anak na, Kuya, wala dito si Mama at saka si Papa. Sabi niya, nasaan ba sila? Saan sila pumunta? Sabi ng bata, nandoon sa bundok. Binisita yung aming hardin doon. Kami mga saksi ni Jehovah, wala kaming magawa kung ang may bahay ay hindi
magpatuloy sa amin. Ngunit nung tinignan ko yung kailang pintuan, mayroong almost isang dangkal na gap mula sa sahig. At sumalubong sa aking mga mata yung dulo ng kanyang malaking paa. At doon naman sa katabi na nandoon yung dulo ng dalawang cute na paa na mayroong pedicure. Tulad na yung sister. Ano ang nangyari sa makatuli ko? Nagtago sa likod ng pintuan. Bakit magtatago ang makatuli ko? Kung mayroong ibang paliniwala na bumisita sa kanilang bahay, siguro, unang-una, ayaw nila na mabighani sa ibang paniniwala. Kaya palakpakan natin ang makatulikong ng tako. Bakit? Sapagkat nakatutulong ang inyong pagtatako na hindi kayo ma-convert sa ibang paniniwala. Kaya pag mayroong ibang relihiyon na pupunta sa inyong bahay, magtago kayo! Pero pagbutihin lang ninyo na ilipit yung mapaan ninyo. Bakit? Baka tayo ay akusahan nila na ito magkatuliko ay nag-practice na mahimong anananggal. Pupunta sa bukid, sa bundok, iniiwan yung kailang mga paa. Kaya sabi namin doon sa bata na doon, mayroon kami importanteng habilin sa iyo. Sabihin mo ito sa iyong mga magulang. Sabi naman, ano yun kuya? Sabihin mo sa iyong mama at papa na next time na babalik sila doon sa bundok, pakidala naman ang kailang mga paa. Sapagat naiwan, nandun lang kada sa likod na pituan. Iwan ko lang kung natatawanan mo yung dalawang mag-asawa. Hindi naman namin nakita. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya bakit ang makatuliko ay nagtatago? Una, hindi nila gusto na ma-convert sa ibang relihiyon, o kaya wala talaga silang alam kung paano dipinsahan ang kanilang paniniwala. So meaning, mayroon tayong problema sa ating simbahan. Wala tayong kaalaman or capacity to handle sa mga Protestante na kuminsan sila na mismo ang pumunta sa ating bahay. Mayroon namang Katoliko na hindi na makapagtago sapagkat nakita na, magtago ka pa. Ano ang gawin ng isang Katoliko na hindi na makapagtago? Kukuha ng itak doon sa kanilang kusina. Pero, kunin din yung sa binisay babairan. So, maghahasa. Habang bumisita kami, naghahasa yung ano? Yung Katoliko. Sabi namin, magandang umaga sa iyo, bro. Magandang umaga naman, pastor. Ano bang salita niyo dito? Nandito kami dahil ibig namin na ibahagi ang salita ng Panginoon. So, pagpunta namin sa mga Katoliko ay magumasit kami. Ano kaya nilihiyo ng bahay na to? Nakita namin na mayroong larawan sa kailang artali, Katoliko. Sabihin namin, nandito yung bro sa Exodo, Kabanata 20, mga talata 3 at 5, ipinagbabawal ng Diyos na gagawa tayo ng mga larawan. So kayo, mga Katoliko, sinuway ninyo ang kautusan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kayo gagawa ng larawan, pero gumawa kayo. Anong sabi ng Katoliko? Pagputihin mo, pastor, ha? Puti ng dulo na nakita. So kung hindi man magtago, idaan sa pred. Yung ramang mga Katoliko na pagpupunta yung mga ibang relihiyon, yung mga kaibigan, sabi niya, iba naman sa akin, Brad Paul. Pagpupunta yung
mga pastor sa aking bahay, sabihin ko sa kanila, bago tayo magsimula na mag-sharing sa Bible, ano kayo maganda kung mag-pray muna tayo. So pag makinig na, mapakinggan namin yung mag-pray before sharing of the Bible, ay gusto-gusto namin yun. So ang ginawa ng Katoliko, nung pumayag ang pastor na magdasal muna bago mag-Bible sharing, pinapasok niya doon sa bahay. So pumayag na yung pastor, sige pastor, mag-pray muna tayo. Pasok pastor. Yala doon sa altar. Kinuha yung rosaryohan. Ang pastor, mag-rosaryo muna tayo. Lohol, pastor, lohol! Kinaluhol yung pastor. Binigay yung ano, rosaryohan. Ikaw, pastor, ang unang misteryo. Ano nangyari sa pastor? Tumakbo. Ayaw niyang lumuhol sa larawan. Sa harap ng larawan. Hindi niya alam ang mag-rosaryo. Ayun, gawin ninyo. Wala pa kayo apologetics. Pero halimbawa, dating ang panahon sa pagkaklano kami na mas maganda na meron talagang 2 days apologetic seminar. 2 days apologetic seminar. Turuan kayo kung paano dipinsahan ang simbahan. Sapagkat merong maraming umaatake ang simbahan. At wala tayong mga trainings kung paano dipinsahan ang simbahan. Ang atin ang katawan, meron yung tinatawag na self-defense, di ba? Meron mga training kung paano dipinsahan, kung meron mga threat ay ating katawan. How about ang ating paniniwala? Na inatake tayo ng more than 40,000 man-made codes. Ano ang dapat gawin ng simbahan? Kailangan merong apologetic seminar kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili sa ibang paniniwala. 2 araw yun. At ito po ang aklat na ating gagamitin. Kung meron na kayo nitong aklat, meron na kayong sapat na kaalaman kung paano ipagtanggol at sagutin ang mga accusation ng ibang paniniwala. Kaya pag meron na kayong aklat na ganito, hindi na kayo magtago. Mas gusto ninyong harapin ang mga pastor. Pag may mga pastor na, hali kayo mga pastor, mga pastora. Kayo na ang mag-anyaya sa mga pastora na mag-Bible siya rin. Pero siguraduhin lang ninyo na pag kayo po ay magpapasok ng mga pastors, kailangan ninyong bilhan sila ng snacks. At ang pinakadabis na snack ay yung suma na malakit, yung pure. O yung hindi ba yung kasaba? Sa amin yung bud-bud na malanghol. Bakit? During snacks, sapagkat malakit yun, yun ang panahon mo na ikaw na ang mangaral doon sa mga pastor. Hindi naman makareplyo sapagkat nanguya yun sa malakit na suman. Ngunit, pag makatapos na ng pag-snacks, pauwiin mo na. Sapagkat kailangan talaga na hindi sapat na magbasa lang, kundi paano gamitin aklat na ito kung paano ipagtatanggol ang ating simbahan Katoliko. Palakpak natin. Gusto ba ninyo na mayroong ganun dito sa Masbate? Yes! Sa ibang mga diocese, marami ng ganyan. Ang mga Katoliko doon, para ng mga born again, nandoon sa mapalingke, nag-market preaching. Kailangan natin na i-share ang katekisim, ang teaching ng simbahan, hindi lamang sa loob ng ating makapagiran na simbahan, kundi mag-reach out tayo sa mga kapatid natin ng mga Katoliko na humiwalay na, inactive na sa paniniwala na naway sa pamaraang ito ay babalik sila muli sa simbahan. Maganap at matupad ang prayer ni Jesus, Father, may the human. Palapakan natin. At sa sinabi ko na kayo na makatikista ay mapalat sapagkat kayo po ay naging part
ng simbahan. At sabi ng ating batas, kailangan po niyo ng financial support sa mga ibang mga parokya, ibang mga diocese. Marami ng katekista ang nag full time with honorarium. Hindi na sila naghanap buhay. Nag-focus sila sa pagtuturo ng katekisin. Sapagkat anong klase ng edukasyon meron tayo mga Katoliko kung kayo na mga tagapagturo ay walang sapat na edukasyon. Kaya yung ibang taga-Pilipinas pumunta sa Oxford University sapagkat nandoon ang mga brilliant na mga teachers, nandoon ang mga brilliant na doctors, na mga teachers, gusto ng ibang Pilipino na higher level of education. Kaya kung ang katekista ay ang kanilang edukasyon ay mababa, so gaano pa kababa doon sa mga lay na umasa sa turo na nalaman ng katekista na ma-share doon sa mga lay. Tapos sabi ng canon law, rights ng bawat lay Catholic to acquire Christian knowledge. Karapatan ito ng bawat Katoliko to acquire Christian knowledge, especially the teachings of the Church. Na isabuhay nila ito, ipaglaban nila ito kung kinakailangan. Paano kung tayo makatikista hindi natin kaya ipaglaban ang ating paniniwala? Pawas mo pa doon sa mas pinakababa, mababa sa atin. Kaya ang simbahan ay palaging araw-araw ay malaging nagbaha yung conversion sa ibang paniniwala. Sapagkat kulang ng manpower ang ating simbahan sa pagtuturo ng katekisim at pagdipinsa, pagtatanggol sa turo ng simbahan. Kaya pasalamat tayo na meron kayo na kung saan nagboluntaryo kayo, inialay ninyo ang inyong buhay sa paglingkod sa simbahan, sa ministry na ito. Palakpakan natin. Palakpakan. So yun po ang True Church. Ang True Church po ay isa sa mga mabigat na dahilan kung bakit ako po ay lumipat sa simbahan ng Katoliko. Kung ang Katoliko ay hindi ang tunay na simbahan, hindi na ako dapat lilipat pa dito. Kung morality lang ang dapat pagbasihan, ang kabaitan lang ang batayan, ay hindi ko na po ipagpalit ang masaksi ni Jehovah. Sapagkat sa amin, hindi kayo manigarilyo. Hindi kayo manood kahit sa mga boxing at wrestling. Lalo na sa mga pornography. Pag manood ka ng ganyan, itiwalag ka. Pag magsigurilyo ka, palisin ka sa aming grupo. Walang mga bisyo na muhay sa kabanalan at kabaitan. Kung kabaitan lang ang pag-uusapan, sumitido ako sa grupo na aking pinagmulan. Ngunit batayan ba? Yun ba ang paunahing batayan? Ang sagot ay hindi. 1 Peter chapter 4 verse 18, it is difficult for good people to be saved. Kahit ang mga mabait ay hindi po 100% na garantiya sa iyong kaligtasan. Kailangan po na ikaw po ay mabilong sa simbahan na subject for salvation. Colossians chapter 1 verse 18, Christ is the head of His body, the Church. Ano daw? Si Kristo ang ulo, ang simbahan ng kanyang katawan. At sa Episo 5:23-25, si Kristo po ang tagapagligtas, Savior of His body, which is the Church. So ang subject of salvation, ang kanya pong simbahan. Kaya kailangan na maging bahagi tayo ng simbahan para subject tayo sa kaligtasan ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya doon ko nakikita na mayroong kulang. Mabait na kami sa Jehovah's Witnesses, pero wala kami nasakop sa tunay na simbahan.
At noong pinag-aralan ko ang history ng Jehovah's Witnesses, ay napakalinaw na ang Jehovah's Witnesses was started in the year 1872. Kailan natatag ang saksi ni Jehovah? 1872. Saan na itatag? Doon sa Amerika. Sino natatag? Si Charles Taze Russell. Kailan? 1872. Ibig sabihin, mas nauna pa ang Tando Airam. Kailan ba nagsimula ang Tando Airam? Ang sagot, 1854. Ibig sabihin, mas nauna ang Tando ay ng 18 years. Marami ng Katolikong nalasing, wala pang saksi ni Jehovah. So hindi po dapat umalayo po sa katotohanan na sabihin natin ang aking grupo na pinagmulan mula sa aking pagkabata ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat wala pong kasaysayan ang Jehovah's Witnesses from 1872 back to 33 Anno Domini. Wala pong kasaysayan dito ang Jehovah's Witnesses. Nag-start lang po kailang history noong 1872. So wala silang koneksyon sa tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Umabot ng almost 6 years ang aking research because there are more than 40,000 man-made quotes. At sa aking pag-research sa lahat ng mga pangkati ng reliyon, meron akong nakita na isang grupo na walang tao na katulad natin ang responsable na nagtatag. Ang nagtatag si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, nagtatag siya ng isang simbahan at na-discover ko na ang simbahan na ito ay walang iba kundi ang simbahan Katoliko. Kaya noong May 29, 2011, I decided to be a part of the Catholic Church although it was painful to lead the Jehovah's Witnesses since I established so many friendships. Masakit na iwanan ang aking pinagmulan sapagkat yun ang paniniwala at relihiyon ng aking mga parents. Doon din ako nakapag-establish na maraming friendship. Iwanan mo ang 15 taon na ibinuhos mo sa iyong buhay na maglingkod at dilipat sa isang relihiyon na hindi ka-welcome. Ako po ay hindi po ako welcome sa simbahang Katoliko sapagkat wala namang Katoliko na nag-invite sa akin na mag-Katoliko. Akin itong sariling decision. At during sa aking pag-decide, alam ko po na mag-suffer ako, mag-undergo ako ng suffering. Bakit? Iwanan mo ang iyong paniniwala. Pupunta ka sa Katoliko na hindi ka welcome. Sapagkat during my active years as minister of Jehovah's Witnesses, I underwent special studies to attack and destroy the Catholic Church. At maraming nagtampo sa akin na mag-Katoliko sapagkat nasagasaan ko sila sa aking mga pagtutulisan. Kaya no, ako po ay nag-Katoliko, hindi sila niwala. Sabi na imposible na si Brad Paul maging Katoliko. Kaya kuminsan pupunta ako sa mga kapilya, doon ako magsimba, kasi malayo yung ano namin, parokya. Yung pare, once a month lang pupunta sa amin, kapilya magsimba, pupunta ako magsimba ako doon, awayin ako ng mga Katoliko. Hindi ako papasukin. Sapagat ako daw ay spy. Spy daw ako sa Katoliko. Nagmasid lang daw ako sa Katoliko para gibain ang simbahang Katoliko. So umabot ng almost 1 year ang aking sacrifice.
Kaya ako po ay nagpasya na sapagkat hindi ako welcome sa Katoliko. Pupunta na lang ako doon sa kasali na lang ako doon sa ano, small gold mining. Sapagkat kailangan kong natura tao ako, kailangan kong mabuhay. Kaya nung pumunta po ako doon sa bundok, nagminina, naranasan ko po kung gaano kapait mabuhay sa mundo. E dumating po ang panahon na ako po ay nagkasakit. Ako na lang maiwan doon sa ano, sa amin bahay ko po doon sa bundok. At sinabi ko sa Panginoon na Lord, hindi ito ang pangarap ng aking mga magulang. At alam ko na mayroon kang layunin kung bakit ako po ay tinawag mo sa iyong simbahan. Ngunit Lord, hindi ko po alam kung saan ako patungo. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit walang kasiguruhan ang aking patutunguhan, ako po ay magpasya na lisanin ko po ang lugar na ito doon sa bundok kung saan ako doon. Ako na mahina sa pagkakawin ng kasakit. Lord, magpasya ako na iligpit ang aking mga gamit at bababa ako dito sa bundok upang hanapin ko ang kalooban sa pagtawag mo sa akin kahit hindi ako tanggapin na magkatuliko sapagkat hindi sila welcome sa akin. Ipipilit ko ang aking sarili na maglingkod sa iyong simbahan kahit hindi ako tanggapin ng mga Katoliko. Kaya po, nagvoluntaryo ako na mag-serve kahit maraming hindi nakagusto sa aking paglipat sa Katoliko. Kaya ito ang malaking challenge sa inyo rin. Kayo rin ay nagvoluntaryo na mag-serve, na gamitin ang inyong panahon, ang inyong mga abilities, sapagkat meron tayong mga capacities. Siguro merong kasamahan nyo hindi believe sa inyong kapasidad. Ang importante lang na hindi natin pinaglingkuran na pakitang tao lang, kundi ang ating tunay na paglilingkod ay sa Diyos. Tanggapin man tayo, tagkilikin man ang ating servisyo ng mga tao, hindi natin yun pansinin. Ang importante na atin pong inalay ang ating buhay sa Diyos. Ibig natin na paglingkuran ang Diyos na the best as we can, ma-impart natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa kanyang simbahan. Palakpakan natin. Kaya nung umabot po ng almost one year, meron pong isang pari na nakadiscovery sa akin. Sabi niya, si Paul, bakit niyo hinayaan si Brad Paul? Na pwede naman natin yan gamitin sa pagpalaganap ng aking simbahan. Kaya lumapit ko sa akin ang pari, sinabi niya, Brad Paul, kilala ko ang may-ari ng registration dito sa inyong bayan. Magpaalam tayo sa iyong pura paroko. Sabag bumisita lang siya doon sa aming parokya. Dinala niya ako doon sa registration. Binigyan ako ng 1 hour na radio program. Ang title po ng aking programa sapagkat sa Surigao yun, ang Mindanao kasi ako. I was born in Barobo, Surigao, Luzon. So meron akong program doon sa radio, ang tingog sa atong pagtuong Katoliko, ang boses ng ating paniniwalang Katoliko. Since 2012, nag-start ako ng aking program until now, nandun pa yon. At mula noon, marami ng mga listeners sa aking programa. Kaya may marami ng invitation hanggang nakarating ako sa Cebu. Nakatira ako sa Cebu 7 years sapagkat meron akong television program sa Cebu Catholic Television Network, The Journey to Catholicism. At naging co-host ako na may-ari ng station, Ipatay Dudong Lensua, ang paghikmata. At noong last week, nag-sign ako ng isang program sa TV Mang People, yung program doon na paghihimamat sa kamatuuran o kaluwasan. So, mag-start sa buwan na ito ang hearing.
sa TV Mang People program. At umiikot ako sa buong Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, sa ibayong dagat, upang ishare ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay, na kahit ako po ay hindi Katoliko, isang destroyer ng simbahan. Ngunit, mapalad po ako sa pagkakaroon tinawag ng Panginoon na maging kasangkapan upang ipagtanggol ang simbahan na dati kong sinisiraan. Palakpakan natin. So number one, Truth Church. Ikalawa ay ang Holy Eucharist. Sapagkat kami mga saksi ni Jehovah, we are known the world over. Na hindi kami mag-celebrate ng alinmang celebration tulad ng Pasko, aming araw ng kapanganakan, wala pong celebration. Kaya hindi po ako, hindi ko po malimutan, every December 24, ang aking mamagulang ay maaga po magluto ng hapunan. Siyam kami na magkapatid. So, maaga kami pakainin, pagkatapos kumain, isilid na kami doon sa kwarto para maagang matulog. So wala kaming kamuang-muang ng aming paligid ay nag-celebrate na meron palang Panginoon na ating tagapagligtas na ipinanganak. Ngunit ito po ang aming paniniwala. But the only celebration we ever had as Jehovah's Witnesses was the commemoration of the Lord's Last Supper. Ang amin lang kaisa-isang annual na mayroong celebration ay yung pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. Namatay si Jesus sa Biyernes Santo sa alas 3 doon sa Calvary. Nandoon ako sa Calvary. Wala na ang cross ni Jesus, pero yung butas nandoon pa. Huwebes Santo ng gabi ay itinatag ni Jesus ang Sacrament of the Holy Mass. Yun ang huling hapunan ng ating Panginoon kasama ang kanyang tapat na mga apostol, sapagkat si Judas po ay hindi po tinapos ang misa. Umalis si Judas Iscariote. Kaya yung mga Katoliko na hindi tapusin ang misa, umalis na kaagad, o walang pagkakaiba, o Judas Iscariote. Kaya huwag kayong mag-inudas. Doon sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, nung kinuha niyang tinapay, nagpasalamat siya sa Ama. Kaya tinawag to na Eucharist. The word Eucharist is derived from Greek word Eucharistia, means thanksgiving. Ang misa ay pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa Diyos. Kaya kinuha na yung tinapay at sabi ni Jesus, tuto isten muto suma. To didominon hoper homon, poyiti tuto isten, anamnesin inin. This is my body, which is given for you, and do this in memory of me. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gusto ni Jesus na yung pag-alay niya ng kanyang buhay, na tanda ng kanyang pag-ibig, and according to John 15:13, the greatest love you can have for your friends is to give your life for them. Yung pagbigay ni Jesus ng kanyang buhay doon sa cross, that was isunumbunum, the highest good. Ang pinakataas na kabutihan na kinaya ni Jesus na ishare yung kanyang buhay dahil sa pag-ibig niya sa atin. At yun po ang kahulugan ng Holy Mass. Ang Holy Mass ay pagpapakita ng dakilang pag-ibig ni Jesus na kaya niyang ibigay ang kanyang sarili sa pag-ibig niya sa atin. Palakpakan natin. Kaya itinatag niya ang Santos na Eucharistia.
atayo makatuliko for almost 2,000 years. Hindi tayo huminto. Patuloy tayo. Isinasagawa natin ang Holy Mass sapagkat ibig natin na buhay ang ating pag-alaala sa ating Panginoon. Ngunit kami sa Jehovah's Witnesses, once a year lang ang aming celebration. Meron din kaming misa doon sa Jehovah's Witnesses, pero hindi tinawag na misa. Ang tawag namin is memorial sa kamatayan ni Kristo. Gawin namin ito once a year. Baka magtanong kayo, kailan? Kailan ito once a year celebration namin? Mangyari ito panahon ng Holy Week ng Katoliko. So hanapin namin doon sa Holy Week yung kabilugan ng buwan. Hindi kabilugan ng inyong mga tiyan. Pero meron ako nakita kagabi na bilog ang tiyan, pero napakagaling sumayaw. Sino kaya yun? Kaya tuwang-tuwa ako sa kanya. Kaya maaga ako nakatulog. Ha, sister? Palabas? Magaling siya sa mga matabas, ano? Maganda. So hanapin namin yung kabilugan ng buwan during sa Holy Week. Kung saan natapat yung full moon, yun ang aming once a year celebration. Kaya hindi nyo matapat sa Huibis, sa Bernes, basta importante yung kabilugan ng buwan ang masunod. So pag, ano na, paglubog na ng araw, bakit sa paglubog ng araw namin ito ganapin? Sapagkat huling hapunan na ng ating Panginoon, alam ang dami namin sa umaga. Hindi na yung huling hapunan. Huling agahan na yun ng Panginoon. Kaya sa hapon namin ito ginagawa. So paglubog ng araw, siya rin paglitaw ng kabilugan ng buwan, pero hindi kayo mga aswanga, magsimula na kaming magmisa. Meron kaming bread, meron din kaming wine, katulad ng ating banal na misa. Sapagkat ako po ay ordained minister, ang role ko po, ang katungkulan ko ay parang pare ng Katoliko. Ang Katoliko po na pare ang mag-consecrate ng host na maging katawan at dugo ng Panginoon. Kami sa Jehovah's Witness, ako po yung mag-bless ng tinapay at saka ng wine. Mula nung ako po ay bata, ako po ay palaging dinadala ng aking mga parents sa celebration na ito. Hanggang naging akong ordained minister, 15 years po akong nag-celebrate sa aming tinatawag na commemoration of the Lord's Last Supper. Pero nagtaka po ako dahil sa loob ng 15 years ng aking pag-celebrate at mula nung ako'y bata pa, hindi po ako nakita ni minsan na mayroong kumain sa tinapay at uminom ng bini. Sa amin, wala pong communion. Pagkatapos ng aming celebration, ilibing namin yon sa likod ng aming simbahan. Bakit walang kakain sa amin sa tinapay at sa kasawain? Sapagkat para sa amin, napakabanal ang katawan at dugo ni Jesus. Hindi kami deserving. Kahit mga mabait kami, hindi kami deserving na kakain sa tinapay. Bagamat ang aming interpretation sa bread and wine is symbol, sa aming Bible, sa Jehovah's Witnesses, ang aming mababasa doon, this means my body. Giniba namin ang structure ni Jesus. Ang tunay na statement ng Panginoon, this is my body. Yung talagang kinain natin, katawan talaga yon ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat si Jesus mismo ang nag-pronounce, this is my body. Sa amin, kiniba namin ang statement ng Panginoon. This means my body. Para palitawin namin na hindi tunay yung nakatawan. Simbol lang.
Pero baga magsimbol ang aming pakilala, pero itinuring namin na banal ang usdiye. Pero tayo mga Katoliko, meron pang Katoliko ka hindi kainin, ilagay sa bulsa. Pag-uwi sa bahay, ipatuka sa manok. Dahil pagkahapon, pupunta doon sa sabungan. Para manalo daw ang kanyang manok sapagkat nakain ang katawan ni Jesus. So kahit ang masabungero, naniwala na merong something power na nakapaloob doon sa Eucharistia. Kaya kailangan po na ating kilalanin na banal ang tinapay at dino sapagkat yun ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So sa amin, walang communion. Pero magtaka kami, panahon ng aming celebration, meron kaming kanta. Hindi ko na doon sa itaas yung songbook, hindi ko na dala. Ang kinakanta namin is Song 150. Na araw-araw daw ay kakain kami ng tinapay mula sa langit. At ang tinapay na nagmula sa langit ay ang ating Panginoong Jesucristo. John 6:51, I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have everlasting life. Si Kristo po ang tinapay. At sa aming kanta, araw-araw daw kami ay kakain ng tinapay mula sa langit. Pero hindi kami kumakain ng tinapay. At ano ang mangyari sa mga hindi kumakain ng katawan ni Jesus? John 6:53, sinabi ni Jesus, katotohanan sinabi ko sa inyo, kung hindi kayo kakain sa laman ng anak ng tao, ay wala kayong buhay na walang hanggan. At kung mamatay kayo, hindi kayo mabuhay muli. So ibig sabihin, ang mga hindi kumakain sa katawan ni Jesus ay walang buhay na walang hanggan. Ang sino man nakakain ng kanyang laman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang mga saksi ni Jehovah, sapagkat wala kaming communion, ang sabi ni Jesus, ang hindi kumakain sa aking laman ay walang buhay. Kaya iniwanan ko ang saksi ni Jehovah, ang relihiyon na walang buhay. At dumipat ang simbahang Katoliko, ang simbahan na nandito ang kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. In the sacrament. So nandito sa Katoliko ang assurance of salvation. Amen. Sapagkat nandito ang Eucharist, hindi lamang ito ang tunay na simbahan, kundi ang simbahan na ito ay nandito ang assurance of life everlasting. Kaya mapalad tayo mga Katoliko na nandito tayo sa tunay na simbahan, ang simbahan na may kasiguruhan sa kaligtasan. Palakpakan natin ang lahat. Pero nakalungkot, maraming mga Katoliko na iniwan ang simbahang Katoliko. Tinalikuran ang katawan ni Jesus ang pagkain na dala ng ating mga pare. Ang katawan ni Jesus na magpagbigay ng buhay na walang hanggan. Bakit iniwanan ang espesyal na pagkain na bitbit ng mga pare na magpagbigay ng buhay na walang hanggan? Dahil doon sa kabila ay meron din ang bitbit na pagkain. Sino yun? Ang mga pastor. Isang kilong bigas, dalawang latang sardinas, at tatlong pakiting noodles. Iniwanan ng Katoliko ang espesyal na pagkain na magpagbigay ng buhay na walang hanggan. Tinangkilik ang pagkain na binigay ng mga pastors. Ang pagkain na dala ng ating mga pare ay pagkain makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Sabi ni saya pa, makahatag o kinabuhi na layon.
Pero ano ang ginawa ng ibang mga Katoliko? Lumipat sa ibang relihiyon. Dahil gusto nila nakainin ang bitbit ng mga pastors. Ano ang maibigay sa pagkain na dinala ng mga pastors kung ang iyong kainin palagi ay sardinas at noodles? Sa Bisaya pa, madugay, madali, magabaton, ikaw o kabuhi. Masuka ka. Magkakabuhi. Ang sa Katoliko, kinabuhi. Nga dayon, ang tua sa loyo, magkakabuhi. Ano ang gusto ninyo? Kung sa'yo gusto ninyo, kinabuhi nga dayon o pangkabuhion mo sa dayon? Palagpakan natong Ginoo. So nandito sa Katoliko ang kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. At yun po ang isa sa malaking advantages natin mga Katoliko. Hindi lamang na ito ang tunay na simbahan, kundi nandito ang kasiguruhan ng ating kaligtasan. Kaya ito po ang mga teachings na dapat natin ituro sa mga Katoliko. Dapat ma-appreciate nila na ang Katoliko na ito ang tunay na simbahan. Kung malaman mo na ang simbahan ay tunay, bakit lipat ka sa hindi tunay? Bakit doon ka magpasakop sa tatag ng mga tao na mayroon namang itinatag ang ating Panginoon? Kung ako lang gusto ko lang yumaman, nagtatag na ako ng aking sariling relihiyon. Sapagkat meron akong kapasite. Madali lang magtatag ng relihiyon. Pupunta ka lang sa sek. Maghanap ka lang ng pangalan na iyong iparehistro. At ang gusto ko sana kung ako ang maging founder, ang relihiyon na aking itatag ay Surebull Church. Surebull! Sister, sali ka. Surebull Church. Gawin kitang cancer doon. Pero bakit hindi ako nagtatag? Sapagkat mayroon ang itinatag ang ating Panginoon. Ayaw kong kompetensyahan ang tatag ni Jesus, bagkus ay kailangan ko lang na maging bahagi sa kanyang tunay na simbahan na kanyang itinatag ang simbahan Katoliko. Bakit maraming nainganyong magtatag ng relihiyon? Sapagkat wala nang tatag ng relihiyon na hindi naging milyonaryo. Lahat ng nagtatag ay naging milyonaryo. Tatlo lang ang paraan na madali kang maging mayaman. Una, kailangan mong maging drug lord. Diba? Maraming drug lord lang. Maging mayaman ka agad. Pangalawa, magi kang landlord. At pangatlo, kailangan alam mo mag-praise the Lord. Palapakan natin. Sa tatlo, saan ang madali? Kahirap ang drug lord sapagkat walang kasiguruhan. Mahal ang siyago. Pangalawa, landlord, kailangan mag-invest. Pero kung maging praise the Lord, kailangan mo lang bumili ng Bible sa bookstore, lalo na sa PBS, 50 pesos lang ang puhunan mo. Magtatag ka na ng sariling grupo at kalaunan ay maging milyonaryo dahil sa praise the Lord. Kaya maraming nagtatag, hindi dahil na sila ay sinugo ni Jesus na magtatag ng simbahan. Kaya na ang simbahang Katoliko hanggang ngayon ay hindi nakarehistro sa SEC. Bakit? Bakit? Baka tanulin ngayon ba? Bakit hindi yan narehistro? Sapagkat ang SEC ay nag-required during sa registration, kailangan po mag-appear ang founder. Sapagkat siya po ang signatory. Siya po ang pumirma. Hindi yun pwede sa Katoliko. Bakit ang nagtatag ng Katoliko si Kristo?
kung ating tuloy pa rehistro, kailangan natin papalikin si Jesus sa langit para pumirma lang halimbawa ang Katoliko. Hindi yan pwede. Sapagkat si Jesus po ay nag-promise, babalik ako muli. Kung gusto ng set na parehistro ang Katoliko, hintayin nila ang second coming of Christ. Si Kristo na ang mag-decide kung parehistro ba o hindi. Palakpakan natin. Ang lahat ng mga grupo ng relihiyon, mayroong human founder. Dahil sila po ang nagtatag, sila po ang pumirma doon sa kanilang decision na sila po ang founder ng grupo na ito. Hindi sila isinugo ni Jesus. Hindi, same time sabi na Felix Manaro, erase from aking religion. Wala. Self-appointed preachers. Sinabi ni Jesus, Mateo 24:3-5, magsiliwtawan ang mula ang mga propeta. Dala nila ang aking pangalan para makapanlinlang ng marami. At hindi po nagkamalik si Jesus, lumitaw po sa ating mga panahon ang maraming mga grupo na ginawang karatula ang pangalan ni Jesus upang magapanilang lang ng mga tao. Kaya kayong mga katekista ay meron kayong importanteng role upang pangalagaan ang ating nasasakupan ng mga Katoliko saan man na mga parokya kayo na-assign na maglingkod sa Panginoon. Palakpakan natin. So nandito po yung Eucharist. Nandito po ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang makatekista, kailangan po na bihasa tayo at marunong tayong gumamit ng banal na Biblia. Sapagkat ang Biblia ang siyang ginamit na puhunan ng iba't ibang relihiyon upang maging mayaman at lukuhin ang mga Katoliko sa Biblia. Pero alam niyo ba na ang Bible ay isa sa mga dahilan ng aking paglipat sa simbahang Katoliko? At age 6 ay alam ko na po na magbasa. Preparatory sa pag-aaral ng elementarya. Sapagkat noon walang kinder noon, di ba? Sino nakaabot na dito sa grade 1, wala hindi naka dumaan sa kinder. Kita, tatayo tayo mga matatanda. Noon walang kinder. Dito kami sa grade 1. So doon sa bahay, ang mga magulang, puro paano magsulat, paano magbasa. Noong nalaman na aking parents na alam ko na po na magbasa, nirigaluhan ako ng aking parents ng Bible. Sabi ng aking mga magulang, Paul, meron kaming regalo sa iyo ng Bible. Tapos tuwang-tuwa naman ako. At sabi ng aking parents, basahin mo ito sa iyong buong buhay. Mga kapatid, hindi ko po binigo ang aking mga parents. At age 6 ay nagsimula ako magbasa ng Biblia. At bago pa man naging ministro ng Jehovah's Witnesses, tatlong beses ko na po nabasa ang aming New World Translation of the Holy Scriptures. Kaming mga ministers ng Jehovah's Witnesses, mandatory sa amin na basahin ang Biblia within a period of 1 year from Genesis to Revelation. Next year, start naman sa Genesis, matapos naman sa Revelation. 15 years ako nag-minister, meaning 15 times kung nabasa ang Biblia plus 3 times noong ako po ay bata pa. In total, 18 times, nabasa ko ang aming sariling salin na New World Translation of the Holy Scriptures. Noong ako po ay naminyaga ang simbahang Katoliko at age 36, noong May 29, 2011, nirigaluhan po ako ng isang pare na nagbinyag sa akin, si Monsignor Jaime Panyares. Ito po yung Biblia na nirigalo niya sa akin. Hindi po ito ang kanyang original na cover. Nagiba na po ang kanyang original na cover at marapit na pong nagiba itong pangalawang cover. Kaya ipabukbahin ko naman ito ang sibuk.
sapagkat nandito na ako sa ikalimang bisis na pagtapos ng ating Biblia na Catholic Edition. Palakpakan natin. Noong niregalo ito sa akin ni Monsieur Jaime Panyan, sinabihan ko si Monsieur, Monsieur, hindi ako makipagkita sa iyo kung hindi ko babasa itong Bible na niregalo mo sa akin. Nakita kami ni Monsignor, 2 times ko na na nabasa ang Biblia ang binigay niya sa akin. At sabi ko sa aking asawa, panahon na ako po ay alis sa mundong ito, huwag sana niya kalimutan na ilagay sa aking kabaong ang Biblia na regalo sa akin ng pare at yung Bible ko sa Jehovah's Witnesses, 19 times kong nabasa. Sana'y ipabaon niya sa aking libingan. Palakpakan natin. So meaning, mula noong ako'y bata, ako ay na-inlove sa Bible. Hindi lamang na ito ay binasa, kundi ibinahagi at higit sa lahat ay pinagsikapan ko po na isa sa buhay ang mga turo ng ating Panginoon. Kaya sa akin pong patuloy na pagbabasa ng Biblia, dumating po sa punto ng aking buhay na sumaki sa aking isip, bakit ang aklat na ito ay tinawag na Bible? Nag-start na po ako na magtanong, hindi lamang na magbasa, So dumating sa point sa aking buhay na nagtanong ako, bakit ang aklat na ito ay tinawag na Bible? Ang aklat na iyan, kung ating balikan sa Grego, ay tinawag ito na Ta Biblia. Ano ang tawag sa aklat na iyon sa Greek? Anong tabliya? Alam niyo ang tabliya? Ta Biblia. Meaning, books. Ang Ta Biblia ay plural po, books. Sa ang singular po ng Ta Biblia ay Biblion. Po yung sa Greek. Meaning, book. Pag isang aklat po, ang tawag sa Grego ay Biblion. Sapagkat ang aklat na iyan ay mayroong 73 books. So hindi yung tinawag na Biblion. Bagkos, tinawag yan na Ta Biblia. Meaning, mga aklat. Sapagkat ang Biblia, kung doon tayo sa Greek, it is not a book, but a library of books. Pag meron ka ng Bible, parang meron ka ng divider na merong 73 books. Sapagkat ang Bible po ay library o books na merong 73 na mga aklat. Pero pagdating po sa Latin, ang Biblia ay naging isang ano na, isang aklat na. Naging na itong book. At pagdating sa English, tinawag na ito na Bible. So dumating sa aking isip, bakit ang aklat na ito ay tinawag na Bible? Kahit ilang beses kong pabalik-balik na binasa ang Biblia, hindi ko po nasumpungan ang sagot sa aking tanong. Sapagkat ang tanong na kung bakit Bible ang tawag sa aklat na ito ay hindi po masagot sa loob ng Biblia. Wala po doon sa loob ng Biblia ang sagot sa tanong na ito.
Ngunit ako po ay mapalad because as I said, I underwent special studies. Meron akong access na pupunta sa mga library to research. Kaya hinanap ko ang kasagutan sa aking katanungan. Bakit aklat na ito ay tinawag na Bible? Pumunta ako doon sa Protestant libraries. Hinanap ko ang kasagutan sa aking katanungan. Pero nakakalungkot, hindi ko po nasumpungan ang sagot sa aking mga tanong. Ngunit hindi po ako hopeless. Sinabi ko sa aking sarili na mayroon talagang sagot sa aking tanong. Kung hindi man nasagot ng mga library ng Protestante, ang tanong kung bakit aklat na ito ay tinawag na Bible, siguro dahil wala silang koneksyon or participation sa pagkabuo ng Biblia. Ang tanging makasagot lamang nito ang siyang gumawa ng Biblia. So yun ang aking tsuri. Ang makasagot lang sa tanong na ito, siya lang ang siyang gumawa nito. Halimbawa, sino ba ang mas knowledgeable na sasakyan na Toyota? Ang nag-imbento sa Toyota o ang eksperto na driver ng Toyota? Eksperto? Kahit kaano man ako ka-expert sa pag-drive ng sasakyan na Toyota, hindi ko po malamangan ang knowledge sa nag-imbento mismo nito. So hindi ibig sabihin na ikaw po ay pastor, na expert ka sa Bible, hindi po maaari na ikaw ang mas knowledgeable kaysa nagawa mismo ng Biblia. Nakigamit ka lang ng Bible, naging expert ka sa Bible, knowledgeable ka. Pero mas knowledgeable talaga ang mismong gumawa ng Bible na iyong ginamit. Right? So bakit hindi nasagot ang Protestante sa aking tsuri? Dahil wala silang koneksyon. Wala silang participation talaga sa Bible. Ang masagot lang nito ang siyang gumawa ng Bible. So tapos na ako doon sa Protestant libraries. Kailangan kong pasukin ang mga librarya, ang mga dokumento ng simbahan. At praise God, sa huli ay nasumpungan ko po ang sagot sa aking katanungan. Palakpakan natin ang ating tanong. I would like to share with you, kasi kung ma-share ko ito sa inyo, kahit makaharap kayo ng mga pastor, talo ninyo. Sapa, hindi ito alam ng mga pastor. At kung alam man nila ito, hindi nila dapat i-share ito. Ayaw nila. Sapagkat alam nila, pag masagot na ito, ang honor po sa simbahan na Katolik. The word Bible has two syllables. The first syllable of the word Bible is Bi. And the last and second syllable of the word Bible is Bol. And each syllable has own meaning. Now, the first syllable of the word Bible is Bi is derived from Latin word means two, twice, and double. So itong unang syllable ng word na Bible, ang ibig sabihin nito ay two, twice, and double. Kaya, bakit tinawag ang bisikleta na bicycle? Sapagkat ang bisikleta ay nakataglay ng dalawang gulong. Dahil kung ang sasakyan na iyon ay isa lang ang gulong, hindi iyon tawagin na bicycle. Ang tawag niyan is unicycle. Kung tatlo naman ang gulong, ang tawag naman niyan
ay tricycle. Kaya bakit tinawag ang bisikleta na bicycle? Ang sagot, sapagkat ang sasakyan na iyon ay mayroong dalawang gulong. So yun ang ibig sabihin ng by means to, twice, and double. Ngayon, bakit kinabitan ang aklat na ito ng salitang by? Sapagkat aklat na ito ay mayroong dalawang dibisyon. At ano ang dalawang dibisyon na ito? Tinawag ito na Old Testament and New Testament. Kaya pag sabihin natin by, ang ibig sabihin, ang librong ito ay nagtataglay ng dalawang dibisyon, refers to Old and New Testaments. Palakpakan natin ang ating panggap. And how about the second syllable of the word Bible na by? The word Bible, the word, the last syllable of the word Bible means a symbol. A symbol. Na ang ibig sabihin ng katagang Bible na ang dalawa or by refers to old and new, a symbol as ibok. At ito ang resulta ng Biblia. Palakpakan natin ang ating panginoon. Bakit hindi sagutin ito ng mga Protestante? Alam niyo po ba ang dinisagutin? At bakit hanggang sa ngayon kung magtanong kayo sa mga pastors, subukan ninyo. Pag makaharap kayo ng mga non-Catholics, tanongin mo ito. Bro, sister, pastor, pastora, bakit ang aklat na iyong binitbit tinawag na Bible? Hindi makasagot yun. Pustaan pa tayo. Hindi ako sugaro lang. Pero maging pusta ako. I-try ninyo ito, sinabi ko. Pag maka-inkwentro kayo ng mga non-Catholics na nagdala ng Bible, tanongin ninyo, ano bang ibig sabihin ng Bible? Di ba hindi sila makasagot? Bakit wala silang sagot at hindi nila sagutin? Dahil pag sagutin nila ang ibig sabihin ng Bible, lilitaw talaga na mayroong nag-asimbol. Because the word Bible to refers to old in you a symbol as one book. Meaning, may litaw talaga responsable na siyang nag-asimbol. At noong nasagot ang aking unang katanungan, nadagdagan naman ang tatlo. Imbis isa lang ang tanong, nadagdagan ang tatlong katanungan. Kung ang Bible inasimbol, ang tanong, paano na-asimbol? Sino ang nag-asimbol at kailan na-asimbol? Kaya pala ayaw na ayaw nilang pag-usapan ang meaning ng Bible. Sapagkat maungkat pala ang isyo kung sino ang nag-asimbol nito. At ayaw nila na malaman na kailang mga membro na mayroong nag-asimbol at sila wala pong kaugnayan sa Biblia. These three major questions lead me in my journey to Catholicism. Palakpakan natin ang ating panginoon. Sa isang tanong na nasagot, nakakreate ng three questions at yung tatlong katanungan, ayun po ang naghatid sa akin na simbahan na Katoliko. Kaya ibig kong sagutin ang tatlong mahalagang tanong. Ano yon? Paano na-asimbol? Sino ang nag-asimbol? Kailan na-asimbol? These three major questions anchored from the question, from the answer of the question, why this book called Bible?
naka premisyon. Kung ang Bible ina symbol, paano na symbol? Sino ang naga-symbol? Kailangan naga-symbol. Sa unang tanong, paano ba naga-symbol ang Bible? Ang Bible ay naga-symbol sa proseso na tinawag canonization. Tanong, paano naga-symbol ang Bible? Sagot, ang Bible ay naa-simbol sa pamagitan ng proseso na tinatawag canonization. At ang prosesong ito sa pag-canonize ng Biblia ay katulad din sa pag-proseso ng pag-canonize ng isang santo. Hindi tayo gumawa ng santo. Nagdeklara tayo ng santo. Pagkasabi ng iba na ang Katoliko gumawa ng santo, hindi. Nag-declare lang siya ng santo. Yung taong iyon, santo na siya. Kaya, once na i-declare ang isang tao na maging santo, pag-aralan, ungkatin ang kanyang buhay. Kung mayroon bang ground for sainthood, so meaning, ang starting ng pagkabanal, ang iyong mismong buhay. Ang simbahan, officially declared lang, ng taong ito ay talagang santo. Official declaration ng simbahan. So, ang prosesong ginamit ng simbahan sa pag-asimbol ng Bible ay tinawag canonization, and the word canonization is derived from the word canon. Ang kanyang root word is canon. What is canon? Canon means rule. Role or mission. Na ang ibig sabihin, sa pag-asimbol ng mga aklat ng Biblia ay meron pong role na ginamit ang simbahan sa pag-canonize at sa pag-asimbol ng Biblia. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. There are more than 20 Gospels. More or less 22 Gospels. Pero ang tanong, bakit apat lang ang naging bahagi ng pag-asimbol ng Ebanghelyo sa Bible? Ebanghelyo ni San Mateo, Gospel of St. Mark, Gospel of St. Luke, Gospel of St. John. Bakit apat lang? Na marami namang Ebanghelyo, Brad Paul, mayroon namang Gospel of St. Thomas, Gospel of St. Mary Magdalene, Gospel of Barnabas. Bakit? Apat lang ang nakarga. Noong inasimbol ang Bible. Ang makasagot lamang nito ay itong role. Meron kasing role. Ang number one role ng pag-asimbol ng Bible, especially the Gospels, number one, kailangan i-resolve na ang writer ng Gospel ay apostol. Ang number one role is, kailangan na ang writer ng Gospel ay apostol ni Jesus. Mayroong 12 apostol si Kristo. Kailangan ng Ebanghelyo na ito na dapat maging bahagi ng pag-asimbol sa Bible, kailangan ang writer at author ay isang apostol ng Jesus. Kaya pumasok ang Ebanghelyo ni San Mateo. Bakit? Sapagkat si San Mateo ay apostol ng Jesus. Nakarga ang kanyang Ebanghelyo, sinulat sa Bible, sapagkat apostol siya. At ang number one role ay apostol, ang writer. Bakit nakarga ang Ebanghelyo ni San Marcos? Dahil San Marcos ay? Hindi. Hindi siya apostol. Si San Marcos hindi po apostol. Ngayon, Brad Paul, sinabi mo,
naikarga ang Ebanghelyo kung ang writer apostol, bakit sinabi mo na si San Marcos hindi apostol, bakit nakarga ang kanyang Ebanghelyo sa Biblia? Sagot, sapagkat ang simbahan ay merong second role. At ang pangalawang role na ang writer ay disipulo. Disciple. Disipulo ng apostol. Kaya dahil San Marcos ay disipulo ng apostol, disipulo siya ni San Pedro, kaya kwalipikado na maging part sa kanonisasyon ang kanyang ebanghelyo na maging bahagi sa pagkasimbol ng Bible. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung wala pa sana ang second role, dalawa lang sana ang ating gospel. Ang gospel lang sana ni San Mateo at San John. Pero dahil mayroong role na pangalawang simbahan na ang sinulat sa Ebanghelyo, Ebanghelyo sinulat ng disipulo, sapagkat aktuwal ay ganito, yung Gospel of St. Mark, that is a Gospel of St. Peter. Bakit? Sapagkat ang source, ang main source ni Mark ay si St. Peter. Doon lang ipinangalan kay St. Mark sapagkat si St. Mark ay sekretaryo ni San Pedro. Pero actually, ang Gospel of St. Mark is Gospel of St. Peter. Yung sa Bible na 1 Peter, 2 Peter, yun na talaga ang sinulat ni Pedro. Kaya ipinangalan din sa kanya na 1 Peter at 2 Peter. Nanawakan niya mo sinabi? So nasagot ang unang tanong. Paano ang pagkasimbol ng Bible? Makasagot na kayo. Right? Paano yon? Sa pamagitan ng proseso na tinatawag canonization. Bakit nasara nag-record kayo para pag-uwi nyo sa bahay? Sa baga, akin naman ito upload sa YouTube. Pero na pag-YouTube dahil ha, huwag nyo kalimutan. Proceder. Channel. Pupunta kayo sa YouTube, i-type ninyo Proceder's channel. Merong green na logo na circle, akin yon. Sabi ni Padre Dar, nagdagan mo brand po ng Paul Alima, sabi ni Padre Dar, nung pumunta kami sa Holy Land. Sapagat hindi naman alam nila kung sino ang may-ari ng Proceder's channel, hindi mo lang ganang pangalan. So more than 3 years yung YouTube channel ko walang pangalan na Paul Alima. Pagpunta namin sa Huriland, si Padre Darwin ang nag-advise na lagyan mo ng Paul Alima. Para malaman na nila na ikaw ang may-ari ng channel na yun. Nilagyan ko. As part of obedience sa ating dami spiritual director. So itong aking talk ay share, ay upload ko sa YouTube. Hindi nyo i-review na lang. Hindi kayo nakapag-record ngayon. So nasagot na ang unang tanong. Ang pangalawang tanong, sino ang nagkasimbol? Ang sagot niyan, ang nagkasimbol ay ang mga obispo ng simbahang Katoliko. Especially si St. Athanasius. Siya po ang nag-endorso ng 27 books in the New Testament. Ang mga obispo ng simbahang Katoliko ay nagpulong, nag-convene as council doon sa Council of Hippo, Council of Cartago, Council of Rome. Ito po yung mga konsilyo na kung saan ang mga obispo ang nag-compile ng mga aklat ng Biblia. At noong si Santo Papa Damaso I, ang Santo Papa, meron siyang sekretaryo na pinangalanan si Eusebio Sophronius Hieronymus, known as Saint Jerome. Sinabi ni Pope Damasus I, ika-37 na Santo Papa ng Simbahang Katoliko, sinabi na kay Santo Hieronymo na gagawa ng translation na Latin sa banal na Biblia na bitter sa unang translation na tinawag Vitus
Latin Vitos. Kaya si St. Jerome ay pumunta sa Bethlehem. Nandun ako sa cave ni St. Jerome na doon niya translate ang Biblia from her original tongues from Hebrew, Aramaic, and Greek. Ang cave na kung saan doon si St. Jerome nag-translate ay malapit sa Church of Nativity. Isa lang talaga sila. So, Church of Nativity, doon si Cristo ipinanganak. Dito din sa cave na kung saan na ipinanganak ang unang Latin translation na Latin Vulgate, doon din Santo Jeronimo ang lugar sa Bethlehem na kung saan isinalin niya ang unang translation, Bible translation na Latin na pinatawag Latina Vulgata Biblia noong taong 405 Anno Domini. Palakpakan natin. Kaya meron ang Bible. At ang ating Bible sa kasalukuyan ay meron mga period. Ang tanong, meron bang mga period ang original na Biblia? Ang sagot ay wala. Nagkaroon lamang ng period ang Bible dahil merong obispo ng simbahang katoliko na si Saint Isidore, Bishop of Seville, he invented the period, the punctuation marks, on the 4th century. Kaya nakaroon ang Biblia na mga period dahil merong obispo ng katoliko na nag-imbinto ng punctuation marks. Mahirap ang Bible pag walang period. Mahirapan ang mga pastor na magbasa. Bakit? Sapagkat kung magsimula sila dito sa Hineses, kailangan lang tapusin kaagad sa Revelation sapagkat walang period. Ang ibig sabihin ng period ay huminto ka sa iyong pagbabasa. So kung walang period, sister, pag may isa ka, wala ng hintuan. Tapusin mo na kaagad ang Biblia. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang Biblia ay wala pang chapters. Ang tanong, sino ba ang nag-imbinto ng chapters sa Bible? Ang tubag ay ang mga obispo ng simbahang katoliko in the persons of Archbishop Hugo de Santo Caro and Bishop Stephen Langton. Inimbinto nila ang chapters noong half in the 12th century. So ang mga obispo ang nagsikap na malagyan ang Biblia ng mga chapters. So meron ng chapters, wala pang verses. Ang tanong, sino ba ang nag-imbinto ng mga bersikulo ng Biblia? Ang sagot ay si Father, isang Dominican priest, isang Bible scholar in the person of Reverend Father Santis Pagninos. Kanya pong inimbinto ang mga bersikulo ng Biblia noong 1528. Kaya nagkaroon ang Biblia ng kapitulo at mga bersikulo sa pagsisikap ng mga obispo at mga baring katoliko. Palakpakan natin ang ating